So, tingnan nyo, yung aking sweet peas ay may mga bunga na siya. So, ito. Pwede na tayo mag-select ng ating gugulayin. So, manguha ako ng aking gugulayin. Dami niyang, dami guys. So, manguha na tayo. So, ngayon guys, manguha tayo ng sweet peas para bukas. So, pansakog sa ating lulutuin. Susis. So, habang tulog si Alondra at si Mister ay manguha ako ng sweet peas. Lutuin ko para sa baon niya bukas. Mahal to sa store guys. Kunti-kunti lang pa sa mahal. Kaya nagtanim na lang tayo. So, yung kukunin ko lang ay yung pwede nang kainin. Kasi maliliit pa yung iba. Mag-select tayo. Mag-selection lang tayo. Hindi siya masyadong malalaki guys. Kasi ano, masyadong uminit. Tapos ngayon lang din umulan. Kaya happy ako ngayon kasi di ako naglagyan ng tubig. Kasi umulan ay sorry. Nag-barp-barp ako. So mag-selection tayo. Nang bukas ay may maloto. So ito siya guys. Nasa ano to eh, gilid ng garahe. Yan. Meron pa sa likod ng bahay. So, ito yung inuna kong tinanim. Kaya, una din siyang maha-harvest. Yan. Mas malaki siya last year compare sa ngayon, guys. So, yung gaano kalaki. Iwan ko lang kung magtuloy-tuloy yung ulan. Baka lumaki pa siya. Yung dito naman may mga mataba din. Okay na yung kahit malaki, at least may bunga. May maha-harvest tayo. Diba? Diba mga ka-works? Sarap to isahog sa pansit. Tapos yung ano, yung atay ng manok ang kasama na ko. So, sarap nito. Kaso, ang hirap maghanap ng ano, ng atay sa manok dito. Kasi, ewan ko kung bakit. Mga tao dito di mahilig sa atay. So, konti lang yung ano, kinuha ko, guys. Kasi, si Mister lang ang kakain. Kaya kunti lang yung kinuha ko. Kasi yung lulutuin ko ay para sa baon lang niya. So, para laging fresh yung ating gulay, ay ang kukunin natin yung kailangan lang natin lutuin. So, ito yung first na pag harvest. Picking up. Pag harvest na aking gulay. Yan. Fresh. So, na ngayon guys, harvesting ko na yung sweet peas kay matanda na siya. Yan. Andito to, tinanim ko sa gilid ng garahe. So, ito guys, ano lang to, parang ginagawa nilang prutas, kinakain lang siya. Yan. So, ganito yung laman niya pag binuksan niyo. Pasinsan niyo na yung kuko ko kay madungis. Kakaano ko lang eh. Yung nilinis ko yung strawberry. So, pag binuksan niyo nito, ito. Ito yung laman niya guys, nahulog na yung iba. Diba, ito yung laman niya. Yan. Tapos, kakainin yan agad. Sarap. Pwede niyo din ano, ihalo sa mga nuluto niyong ulam.
Pero dito ang gaya kinakain nila, parang prutas. Yung first time ko dito, ano, na-ignorante ako. Sabi ko, bakit nga kinakain yung nalit niluluto? Kasi sa Pilipinas, pang sahog to ng mga apretada o kung ano-ano yung ulam na niluluto. Dito kinakain nilang fresh. Mahal to bilhin, guys. Yung isang lata nasa 10 euro. Tapos, minsan yung ilalim niya ang liliit ng laman. So, every summer, nagtatanim ako dito sa likod ng bahay sa gilid para makatipid konti. So, yung tinanim ko this year is 2 kilos yun, guys. So, yung nasa likod ng bahay, maliliit pa. Ito yung nauna kong tinanim, kaya ito din yung naunang harvestin. Sa gilid to ng garahe. First time ko maglagay dito sa gilid ng garahe. Kasi may space, sabi ko lang yan. Magtanim ako dito, kaya sayang din. So, yan na. Mahaba-haba to, guys. So, ito na yung ating nakuha, guys. Na sweet peas. Yan. Madami-dami siya.